Marami ang nagtatanong, kung pag nag-for good ba raw ako sa Pilipinas, ano raw ang mga plano kong gawin sa future? No? Well, actually mga mahal, as you all know na I am a dog and cat lover. Diba? So pag dumating man yung time na yan na mag-for good na ako sa Pilipinas, unang-una kong gagawin ay ang bibili na ang lupa na kung saan doon ako magpapatayo ng sarili kong shelter die. Animal shelter! Para sa mga aso at pusa. At doon ako mag-focus para alagaan sila at mamahalin sila. Doon sa mga taong nagsasabi na mga dog lovers sila or cat lovers sila, mga mahal, patunayan niyo yung sarili niyo kung talagang dog lover kayo pag hindi kayo namimili ng aalagaan na aso. No, kasi maraming iba, sinasabi nila dog lover sila pero namimili sila, ang inaalagaan lang nila or ina-adopt lang nila yung may mga lahi lang. Ako personally, marami akong aso sa Pilipinas at pusa. We have 26 dogs. Lahat yun ampon. Lahat yung galing sa kalye. No? Inaampon lang namin kasi ang mga kapatid ko doon sa Pilipinas, mahilig silang mamulot at magpakain ng mga asong kalye na walang lagmamay-ari hanggang sa yung mga asong yun ay sumama na sa amin sa Pilipinas, sa bahay. Diba? Yun yun. Kaya sinabihan ko ang mga ate ko, okay lang, walang problema. Susuporta ako sa dog food, sa mga pagkain ng mga asong na ampon. Kasi ako personally, naaawa ako. Hindi ko kayang tiisin yung mga aso na nasa kalye na naghihirap. Kasi ang mga aso, hindi yan nakakapagsalita. Pero may mga damdamin silang nasasaktan. Diba? Ayun, naaawa ako sa mga aso talaga. Kaya pag dumating man yung panahon na yan, I will do my best talaga na gumawa ng pagkakataon na yun na gumawa ng sarili kong animal shelter para matulungan ang mga asong kalye, mga pusang kalye. Diba? Sa mga dog lovers, sa mga nag-aalaga naman ng mga aso, please be responsible, mga mahal. Pag may mga maalaga kayong aso, mahalin nyo sila na parang pagmamahal nyo ng inyong mga anak. Mahalin nyo sila, alagaan nyo sila, kagaya ng inyong pag-aalaga sa inyong mga pamilya. Diba? Kasi kawawa ang mga aso. Kawawa sila. Diba? Hindi natin sila naaalagaan. Ano man ang mangyari sa kanila sa kalye, wala na. That's the end of their life. Nasasagasaan, namamatay na lang kasi may sakit. Diba? Kaya that's it. Be responsible enough. Mahalin nyo ang mga aso nyo. Alagaan nyo sila. Huwag nyo silang hayaan na nasa labas at naulanan pag tag-ulan. No? Pag tag-init, nasa labas lang, pag-alagala. Maawa naman ka sa mga aso nyo. Diba? Kaya sa mga panahon na darating, gusto ko makilala ako sa aming lugar as ang diyosa ng mga asong kalye at pusang kalye. Diba? I would love, tatanggapin ko sila ng buo sa aking puso. Mamahalin ko sila. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking sarili at pamilya. Diba? Kaya yan guys. Yan, nasagot ko na ha. Yan ang aking plano in the future. Diba? Bibili ako ng malawak na farm lot. At doon ako ay mag-aalaga ng aking mga mahal na aso, pusa. Oh, diba? So yun lang mga mahal, no? We love you all so much. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga star senders, sa lahat ng ating mga fans, subscribers. We love you all. Mahal namin kayo. Mag-ingat kayo palagi. And let's all love our animals. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless!